problema nyo? Yes! Ano yung problema kasama sa buhay yan? Kaya dahil sa global, lahat ng problema nyo, babawasan natin yan. Yes! Alam ko, first-timer ko kayo, marami kayo katanungan. Hindi mo masasagot ang katanungan nyo sa isang upuan. Nagawa nyo ako? Ang importante, kung nandito ka, magkaroon ka ng interes. Parang maganda dito. Parang masaya dito. Parang yayaman kami dito. Ha? Huwag mo kayo mag-alala. Kaya namin ginagawa ito, kaya namin ako pinapahaba. Simple ako, gusto namin kayo ma-inspire, gusto namin kayo tulungan, gusto namin sabihin sa inyo, yung mga pangarap nyo natutulog, bubuhayin po namin yan. Yes! Ako, ang pinakabata, ang pinakamay itsura sa lahat ng mayayari. Importante ko na sinasabi ko yun, ha? Importante. Bakit ito? Dahil, kapag naniniwala ka, na may itsura ka, kahit wala. Basta maniwala ka. Alam niyo bakit? Maniwala kayo sa akin. Gumaganda yung aura mo. Yes! Tingnan niyo yung katabi mo. Di naman. Gumaganda yung aura mo na ba? Yes! Diba? Gumiti ka. Diba ang sarap ng piling? Kahit walang pera, pag gumiti, para na rin may pera. Yes! Anyway, ang trabaho ko namin, ako bilang may-ari, isa sa may-ari, ay umikot po ng Pilipinas. At para sabihin namin sa inyo, meron isang AIM Global. Totoo, malaki, at malawak na ho ang marating. Ang tanong, kung first-timer ka ngayon, pwede ka pababa sa AIM Global? May mararating ka pa ba dito? Ako ang sasagot sa inyo, malayo pa ho ang mararating natin. Ang kita nyo, yung malaki, huwag po yung maliit. Ano ibig sabihin nun? Ano ang pangalan ko pa niya? AIM? Global! AIM? Global! Pag ikaw, empleyado ka, gusto mo kumita ng malaki, normally, anong iniisip na sa Pilipino pag gusto kumita ng malaki, empleyado? Abroad! Tama? Global! Pag negosyo, gusto mong palaki yung negosyo mo, export! Ano tawag doon? Global! Singer ka, artista ka, boksingero ka, anumang bagay, kahit chess o bowling, basta sa sports, gusto mong sumikat. Saan ang bagay mo kumita ng malaki? Global mo ulit. Tama? Ibig sabihin, if you want to become a giant, tingnan mo yung buong mundo. Huwag mo tignan yung dito lang. Huwag niyo tignan ang mga kapitbahay niyo. Huwag niyo tignan ang mga kaibigan niyo. Huwag niyo tignan ang sarili niyo. Nakakadismaya. Ang tingnan mo, one day, magiging superstar ka ng AIM Global. Yeah! One day, iwanan sa akin, magkakaroon ng downline. Sa ibang bansa, foreigners ang downline nyo. Nangyayari na ho ngayon. Japanese, Korean, Nigerian, American downline nino ng Pilipino. Huwag mo sabihin, hindi ka marunong English. Huwag mo sabihin, hindi ka mag-Hapon. Hindi kailangan yun. Ang daming Pilipino sa buong mundo. Meron nga kaibigan o kamakalan sa ibang bansa. Tama? At ang mga Pilipino, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, may Pilipino. At pag tayo nagsama-sama, lahat tayo, sabay-sabay tumalon, ang mundo gagalaw. Kahit saka pumunta yung Pilipino eh, nakuha niyo ako? Ngayon isipin mo, Pilipino ka, lakyan mo tingin yung sarili mo. Dati, ang mga ibang kumpanya, American companies, Malaysian companies, nagpupunta ko dito sa Pilipinas, pinapalaki yung network. Sino ginagamit? Tayo, dahil magaling tayo sa chismis. Madagdalo tayo. Nakuha nyo? Gamitin natin yung dagdag na yan. Gamitin natin yan sa ibang bansa. One day, maniwala ka sa akin, magiging milyonaryo ka sa AIM Global. Yes! Huwag mo isipin na mahirap, di ko yata kaya, mahihayin ako. Huwag mo isipin yun. Ang importante, sumabay ka sa amin. Alam nyo bakit? Ano nga bagay, kapag sumasabay ka sa dami ng tao, sumasabay ka sa mga galing, parang ganito. Naalala niyo yung PBA. Sino champion ngayon sa PBA? Alaska, champion sa PBA. May mga bangko ba sa Alaska? Yes. May bangko, di ba? Hindi pinaglalaro, di ba? Lato lang. Pangamali. Pero pag nag-champion, masaya hindi. Yeah. Masaya. Ganun din sa AIM Global. Kahit bangko ka, sumabay ka, magiging champion ka. Yeah. Sumabay ka. Nakuwala ka sa akin. Pag gusto mong umaman, sumama ka sa mayaman. Pag gusto maging may itsura, dumikit ka sa may itsura, huwag ka lang may itsura. Panyapan, sumabay ka lang sa amin. Huwag mo isipin, wala kang pera. Ito'y sabihin ko sa'yo, lahat ng bagay nagagawa ng paraan.
Nag-umpisa ho po, katulad nyo. Naging first timer ako, way back 1998. Ako po'y estudyante pa lang ho. Katulad nyo rin ho. Ang inisip ko, sana totoo, sana mangyari sa akin. Sa puro sana. Ano sabi sa akin ng sponsor ko? Huwag mo sabihin sana, gawin mo na lang. Sabi ko, hindi, mahirap eh. Kahit mahirap, pag hindi mo ito ginawa, mahirap pa rin naman eh. Huwag mong gawin ko, di ba mahirap? Oo, ma, mahirap. Kung di gawin mo na lang, pareho maghihirap, dito yayaman ka naman. Malalim ako ang gabi. Alam ko malalim na. Pero, nag-uumpisa na ho, inuumaga na ho ang mga pangarap nyo. Yes! Pagdating ng panahon, naniwala kayo sa akin, bukas, sisikat bang araw bukas? Yes! Sisikat bang araw bukas? Yes! Sigurado kayo? Yes! Oo, sigurado sisikat ang araw bukas. Ganun ka sigurado ang pagsikat ninyo dito sa inyo. Yes! Sigurado ka sigurado. Ngayon ang sabi ko sa amin, humihikot kami. Alam mo, may mga nababaytaan ako, bisan, karapan. Alam mo siya sabi sa amin, mga bulero naman kasi kayo, ang gagaling niya magsalita, lalo ka na. May-ari ka, ang galing magsalita, may tsura ka pa. Kaya marami ka nang bobola. Alam niya, ang galing bobol. Parang may pinag-uhumutan yun. Lalim. Alam mo, sabi, sagot ko? Alam mo, sagot ko? Oo. Huwag mo kayo ma-offend. Binubola namin ngayon. Totoo. Huwag mo kayo mabalik. Totoo naman eh. Pag nagsasalita ka ng isang bagay na maganda, di ba nakakabola? Tama mali? First timer ka. Eh di, bulero pala kayo. Woo! Bulero kami. Years ago, naging first timer ako katulad niyo. May nambola sa akin. Nagpabola ko. Nagbago ang buhay ko. Yes! Ngayon kami ang nambobola. Ngayon nambobola kami. Naghahanap kami ng tao mabobola. Ngayon, ayaw pa bola? Okay lang. Magkita tayo next year. Ang buhay niyo, bola-bola pa rin. Magpabola ka, papaguhin namin ang buhay mo. Yes! Pero huwag mo isipin, huwag mo sana isipin na pera-pera lang to. Tandaan nyo, lahat ng negosyo, pera-pera. Kasi kung hindi ito pera-pera, ano yung tsura natin dito? Sabahan niyo ako? Ano? Puro akir, akir. Mag-try na tayo, akir. Ano mangyayari sa atin dito? Ang pangarap nyo, bibili ng pera. Tama? Ang kotse, ang kailangan, pera. Gusto mo mag-abroad, kailangan mo ng pera. So mag-negosyo ka kung gusto mo ng pera. At ito ang pinakamagandang negosyo. Bakit? Ito, sabi nila, mahirap to eh. Ang dami na sumali din na yung mayaman. Ito sabi ko sa inyo, sa lahat ng bagay, paparestoran, kahit anong negosyo, hindi lahat na negosyo na tingin. Hindi wala, iilan lang. Ang maganda sa negosyo ko, may tumutulong sa inyo, may natuturo sa inyo. Pangatlo, ang pinaka-importante, wala akong lugi. Bakit wala lugi? Ang trabaho mo yung imita ng tao, upo, papalakpak. Pag hindi sumali, walang nawala. Eh, pag sumali? Yeah! Subukan mo ng negosyo. Ang dami mong isipin. Di ba? Logistics, accounting, bookkeeping, inventory. Lahat yun. Pati management, isipin, pati accounting. Nag-uumpisa ka pa, sumasakit ang ulo mo. Dito, mag-iimita ka lang. Hindi kayo speaker. Merong speaker. Magagaling. May itsura. Ikaw trabaho mo, yeah! Kaya sa susunod na may seminar dito, ang tanong ko sa inyo, mag-aakot ka ba? Yes! Magdadala ka ba maraming tao? Yes! Teka, bago mong gawin yan, pwede ba, sumali ka muna? Ha? Pagpapalit na pala yun, sama kayo! Member na, hindi pa! Gawin nyo muna ang paraan. Pag kusumay, ayaw maraming? Tandaan mo to. Minsan lang yung investment mo dito. Hindi yung buwan-buwan. Hindi yung taon-taon. Hindi every birthday mo. Minsan lang. Sa ibang negosyo, pag nalugi, babay ang pera mo. Pag gusto mong umpisa ulit, maglalabas ko ulit ng pera. Akuha niya ako? Sa ibang negosyo, pag naglabas ka ng pera, kumita, yung kinita mo, hindi pwede bursa. Ipapaikot mo, ibabalik mo. Sa negosyo to, yung nilabas mo,
Yung kinita mo, hindi mo napapaikot. Bulsa na bulsa ng bulsa yun. Yes! Dere-dere na. Pag wala mangyari, pag wala mangyari, after one year, pwede ka ulit bumalik sa inyo. Pwede. Yung iba sa inyo, nakita ko noon. Ngayon, nakita ko ulit dito ngayon. Wala mangyari sa inyo last year. Huwag ka mangyala. Hindi ka na magbabayad. One time lang yung membership nyo. One time lang. Ngayon, gawin ko rin yung palit-ulitin. Pero wala ka nilalabas. May seminar, wala pa rin bayad. Attend ka lang, attend. Siningin mo ba kayo? Hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. Luloko niyo pa. Siningin mo ba kayo dito? May membership, may ticket pa? Meron. Ha? Meron. Sabi ko ba, may ticket eh. Bakit may ticket? Kasi may rapon. Kasi pag walang ticket, kayo na pala, umuwi ka na. Bakit? Wala ka naman yung labas eh. Ba't tayo umuwi? Dahil may ticket eh. Bakit ako eh. Mamihan ako. Bakit ko eh. Bakit eh. Parang sine lang. Parang sine. Kahit board na board ka na, manonood ka. Bakit? Bayad ka eh. Bakit eh. Pero pag libre, umuwi pala, bakit? Nabasa tayo. Bakit libre eh. Tama rin. Kaya may bayad. Pero yung binayad nyo, hindi naman doon kakalugin nyo. Ito sabi ko sa inyo, ano mas mahal? Sinihan o ito? Ilang oras na kayo nandito? O di ba ang haba na? O yung sinihan, sabihin tayo, di ba? O, sino mas masaya? Sinihan o ito? O mas mura ito? Ang sinihan, pagkataong sinihan, ikukwento mo. Tama rin. O yung gano'n ang panood ko, grabe, manood ka. Dito ikwento mo rin. Pero pinagkaiba, habang kinikwento mo, yumayaman ka dito. Yes! Eh kung sinihan, pag ikwento mo, wala. Ang yumayaman yung sinihan. Nakuha niyo ako? Sana naintindihan niyo yung pinag-uusapan namin. And last na sabi ko sa inyo, mga kaibigan, naniniwala ako, may pag-asa sa lahat ng bagay. Kapag ikaw, feeling mo parang mag-imposible na, feeling mo parang gipit ka na, parang ipit ka na, parang walang pag-asa, ito sabihin ko sa inyo, may pag-asa, hindi pwede wala. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Uy! Yes! Sabi ko sa lalaki. Parang hindi na alam. Ayun! Wala ko tinuturo ko. Bago pa usap eh. Gulong, picture na yung gulong. Di ba ang gulong ni Eiko? Sabihin, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa baba ka, baba tuloy, baba! Minsan nasa taas ka. Pero huwag kang magdala. Umiikot ko ang gulong. Oo, tama na, iaalis na kami. Nakatay tayo na ilaw. At ako si Brad, alabas pa na. Where does it sa'yo? Dati ho, nasa baba ko. Dati nasa baba kami. Umikot ang gulong. Nainastas sa kami. Bakit? Dahil nagalap kami ng oportunidad. Nagsumikap kami, sineryoso namin. Umikot ang gulong, kami nasa taas ngayon. Nakuha niyo ako? Eh, ba't nasa taas na kami? Nagsusumikap pa kami. Dalawang bagay. Bakit? Kasi pag nasa taas ka, pag ikaw nagpabaya ka, ang gulong, pwede bumaba. Ibig ko sabihin, pwede bumaba ang buhay ko ulit. Marami ganyang kwento. Umangat, nagpabaya, umangsak ang buhay. Nakuha niyo ako? Ibig ko sabihin, natatakot ako na baka bumaba ang gulong ko. Kung ako natatakot, bumaba ang gulong ko. Di ba mas matakot kayo? Bakit? Hindi pa umakit yung gulong ko. Tama rin! Kaya kung buhay tayo na, sila rin nagsisipag eh. Mayaman na nagsisipag. Di ba dapat masama kami? Sila na sumubok na sumubok eh. Di ba masama? Bakit lahat tayo sumubok? Bakit? Dahil kung di ka sumubok, hanggang doon kasama ba? Pangalawa, nasa taas kami. Bakit namin ginagawa ito? Masarap sa taas. Mahangin. Maluwag. Mabango. Sa baba, magulo. Masikip. Pero ba't kami nagsusumikap? Simple lang po. Kami nasa taas, kukunti lang kami. Mas masarap kapag yung mga nasa baba, samahan namin paakyat para marami tayo. Ang tanong ko, ano? Pwede ba samahan nyo kami sa taas? Yes! Sino sasama sa taas? Kumaya!